ito ang madalas na i-encounter or nasasagupa ng mga kasamahan nating treasure hunter sa ilalim ng mga hukay nila. Kaya ano pa bang hinihintay natin, mga ka-teach? Let's do this! Pinamagatan ko itong Dust Gold is Last Decoy Japanese Treasure Lecture and Guide number 48 para ito sa lahat ng kasamahan nating ka-teach na gustong madagdagan ang inyong kalaman, lalo na sa ibang ongoing ang exploration nila sa mga area nila. Sa inyo ito, mga madam at mga sir, isang dagdag kalaman na naman ito, mga ka-teach. Subalit, bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Raider MMS. Dito lang yan, mga madam at mga sir, para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Code Raider Official. Ayan, dito lang yan, mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, umpisahan na natin. At ganito yan, base ito sa tinuro sa akin ng mentor ko at gayon na rin sa actual exploration ko. Ngayon, alam ko, mga ka-teach, sa mga bawat area ninyo, lalo na inabot na kayo ng ganitong lalim. Isang halimbawa na lang, umabot na ito ng 18 feet under. Diyan talaga nag-uumpisa ang mabatong lugar. Ibig sabihin, nasa layer na kayo ng mga boulder. Nasa ilalim yan, nakabang. At pagdating ninyo sa ilalim ng hukay ninyo, ganito ang plastada niyan, mga ka-teach. Ginawa ko na lang tong example, ang illustration na ito, para maintindihan talaga ninyo ang mga sasabihin ko. Ganito yan. Mapapansin agad ninyo na nasa mabatong layer na kayo. Subalit, dahil ang iba na mga kasama natin, may mga gamit silang mga metal detector, kaya dinidetect nila ang area na yan. Ayan, fast forward na dito. Pag may napansin silang mga kahinahinalang bato na tinutunugan ng metal detector nila, inaangat nila yan sa taas, mga ka-teach, at binibiak. Subalit, ang ibang mga kasama natin, ibalik natin sa umpisa, walang mga detector or wala silang mga metal detector na gamit sa actual exploration nila. Minamatsyaga na lang or binabantayan ang mga kakaibang hugis ng bato at kakaibang texture ng bato. Sa madaling salita, tulad dito sa ginawa nating illustration, na siya lang ang nakakaibang bato sa mismong area na yan. Madalas, nasa 18 feet under talaga ito. At ganito talaga ang ginagawa ng ibang kasama natin sa mga area nila, lalo na wala nga silang gamit na metal detector sa actual. Ayan. Ibig sabihin, mga ka-teach, medyo may kalamangan ang mga ibang grupo na may metal detector. Totoo yan, mga ka-teach, dahil pag nasa layer na sila ng mabatunga, talagang pinapasadahan yan ng mga metal detector. Nagbabaka sakali na may siniksik na item sa ilalim. Pero madalas dito na papasok yan, mga ka-teach.
pag-detect nila sa ilalim. Tumutunog ang metal detector na ito. Ayan. Inuhukay ang parting iyan para mahanap kung anong bato or anong klaseng metal bakit tumutunog ang metal detector nila dyan. Ayan, isang halimbawa na lang dito na itong batong ito, dyan tumutunog ang metal detector. Madalas, tinatalian talaga yan mga katits ng lubid at inaangat sa taas. Ayan, tulad dito sa ginawa nating illustration para biakin. Ayan, dyan na mga katits, umpisa na yan pagbiak. Gamit ang maso, talagang hinahampas yan para mabiak. Subalit, pag nabiak na, madalas ito mga katits. Dahil ako man, ganito ang sistema niyan. Pagbiak, ang laman niya mga katits ay wala. Walang laman. Kundi mapapansin niyo na lang or mapapansin niyo na itim ang mismong loob niya. Parang sunog. Ayan, dito sa mismong gitna niya at sa kabilang side. Sunog mga katiits dahil ilang bisis ako nakabiak ng ganitong klase or ganitong sistema. Subalit, hindi pa ako gumagamit no ng metal detector. Nagbabase lang ako sa sign reading. Walang metal detector ako dati mga katiits. Talagang sign reading lang. Pag may napansin akong kakaibang bato sa ilalim, around start 18 feet hanggang 24 feet. Pasok yan sa 22 feet. Pinapaangat ko yan sa bantero at pinapabiya ko. Subalit, ganito talaga ang forma niyan pag nabiak. Sunog yan mga katiits. At may isa pang style ang mga Japanese Imperial Army na hindi lang sunog ang bato, kundi may kalawang sa loob ng bato mga katiits. Talagang kalawang talaga. Tulad dito sa ginawa nating illustration. Pag biak yan sa batong malaki, ganito ang tumambad sa gitna ng batong biniak. Ayan, makalawang yan mga katiits. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, wala akong ginagamit na metal detector dati. Sign reading lang talaga. Kasi ang mga sign nagtuturo na may kakaibang object dyan sa gilid. Kaya hinahanap ko yun. Pag nakita ko yun, pinapabiya ko. Ganon ang style or sistema ko mga katiits. Subalit, ang kalamangan lang sa may mga metal detector, pag biak nila or pag biak ninyo, ganito ang tumambad sa inyo na may dust gold sa loob. Ayan ang kagandahan mga katits. Ibig sabihin, bingo na ninyo yan. Pero hindi naman masyado karamihan yan. Yung tipong mga nilalagyan ng dust gold nasa loob ng bato tulad dito sa ginawa nating illustration. Kung titimbangin yan, abot din yan ng mga 1 kilo. Lalo na't medyo malaki-laki ang batong pinaglagyan. Pag ganito mga estilo mga katiits, nakatry din ako. Pero ang nakuha namin medyo maliit lang. Siniksik lang siya sa gilid ng bato. Maliit lang naging to mga katiits. Pero pansinin talaga. Dahil sadyang ginawa yan ng mga Japanese Imperial Army para maging decoy. Pag-usapan natin ang decoy mamaya. Ano ang ibig sabihin ng decoy na yan? Base ito sa turo sa akin ng mentor ko. Ayan. Kaya ituloy natin. Para sa may mga metal detector, pagbiak ninyo at ganito ang nabuksan ninyo sa isang bato, napakaswerte ninyo. Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa ibig sabihin ng decoy. Ayan, balikan natin mga katits. Kung saan nakuha ninyo ang mismong bato sa ilalim ng hukay, hindi bababa ito ng 22 feet. Nag-i-start ito ng 18 feet. Hanggang 24 feet. Madalas, ganito talaga ang deepness niya.
lalo na positive ang area ninyo. Ganito yan. Base sa tinuro sa akin ng mentor ko, number 1, asan yung kudigo ko? Ayan. Ibig sabihin ng decoy mga ka-TH, pinaka number 1 natin, para mawala ang focus ng treasure hunter. Ayan. Kaya nilagyan ng mga Japanese Imperial Army ang area na yan ng decoy para mawala ang focus mo sa mismong hukay mo. Kung saan nasa layer ka ng 22 feet or 24 feet or 18 feet. Kung matatagpuan mo ang mabatong lugar, dahil ang mabatong lugar na ito, hindi ito nangangahulugan na 1 feet lang ang lalim. Hindi mga ka-teach, 2 feet ang lalim. Hindi. Aabot ito ng 7 feet to 12 feet under. Ayan. Sa madaling salita, pag nakapasok ka na sa layer na yan, nasa decoy area ka na. At ang mga decoy na yan, sinadyang nilagayan dyan at mabilis mapansin para mawala ang focus mo sa mismong hukay mo. At ang pangalawa mga ka-TH, may nakaabang na ibang bitag. Sa madaling salita, nilagay ang decoy na yan para mapansin mo at dyan na ang focus mo sa mismong decoy na yan. Hindi mo na mababantayan ang ibang paligid sa or nasa paligid ng hukay mo na mayroon palang nakaabang or nakaambang na bitag. Number 1 dyan mga katiit sa bitag na yan, boulder trap or tipong mga batong biglang nalalandslide. Ayan. Dahil ganito yan. Kung ang decoy na yon na biniak mo may lamang ginto, ang batong yon, talagang kukut-kutin mo pa yan pailalim at magpapaluwag ka pa sa gilid. Ayan. Papaspasan na ninyo yan. Subalit, hindi mo napansin na ang mga dingding dito sa gilid, may mga side lock yan na bato na biglang mahulog or magbar down. Ayan, sinadya yan ng mga Japanese Imperial Army mga ka-teach. Base yan sa tinuro sa akin ng mentor ko. At ganito ang paliwanag niya sa akin mga ka-teach para maintindihan talaga ninyo. Para itong timbangan mga ka-teach, gumawa tayo ng timbangan. Ayan. Yan ang pinaka-stand sa gitna. Lakihan natin. Ayan. Ngayon, ilagay natin dito sa kabilang side ang gintong decoy na sa loob ng bato. At dito naman sa kabilang side ang trap na panganib. Ayan. So, madi-total, pareho ang timbang nila. Dahil nasa isang layer sila. Ang layer na tinutukoy ko, itong mismong ginawang timbangan na ito. Gumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan talaga ninyo. Ito. Ayan. Nasa layer ka ng mabatong area. Ibig sabihin, bantayanan palagi ang mga galaw ninyo. At dito ka nag-focus, nakuha mo ito, kinot-kot mo pa papuntang ilalim. Sa madaling salita mga ka-TH, kung ganitong klase ang timbangan, nakadipa, parihong may laman ang kabilang side at kabilang side, subukan mong kunin ang side na ito. Ano sa tingin ninyo mga ka-TH? Diba? Biglang aangat ang side nito papunta dyan at mapapalo kayo pag nandyan ang mukha ninyo sa harapan. Ganun ang sinabi sa akin ng mentor ko. Dahil ang kabilang side
babagsak yan mga ka-TH. Hindi lang rin sa tungkol sa ginto ang pag-uusapan natin. Ganon din sa mga batong tumutunog. Ibig kong sabihin, yung mga dinitik ninyong mga bato na tumutunog, hindi magkalayo yan na mayroon din nakaambang na panganib sa kabilang side. Dahil ang nakaambang na panganib sa kabilang side mga ka-teach, talagang magpapahabol pa yan sa ilalim. Sa madaling salita, nandito pa kayo sa mismong decoy layer na yan sa loob ng butas ninyo. Hindi bababa ito ng 18 feet, 22 feet at 24 feet. Tapos nilagyan pa nila ng metallic stone or galvanized stone na tumutunog ng detector. Ibig sabihin, medyo malalim-lalim pa talaga ang hahabulin ninyong target. Kasi doble ingat ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Nilagyan pa nila ng mga boulder trap yan, ang gilid, para pagkukutkutin ninyo dahil tumutunog nga, tuwang-tuwa kayo, pwedeng guguho yan mga ka-TH at matatabunan kayo sa ilalim ng hukay ninyo. Pero ang ganitong mga sistema, lalo na't halatado ang pagkapile ng mga bato sa gilid or sa taas or pailalim, nakakamada ng maayos, ibig sabihin positive talaga ang site na yan. Ngunit nasa kalagitnaan pa kayo ng trap or area na panglito, pangakit or panglihis. Ayan ang totoo mga ka-teach. Dahil pag hindi natin masundan ang mga ginawa or nilagay nilang mga panganib na nakaabang sa ilalim, nako, at nandito tayo sa layer ng decoy area, dyan pa lang sa layer na yan, nako, uulitin ko ulit, nasa layer ka pa ng mapanglitong layer, mapangakit, at nag-aabang na panganib or bitag na layer. Ayan mga ka-teach, kaya kung sino man ang nakarelate dito sa simple content natin, pagditik niyo sa ilalim, tumutunog ang mga bato, pagbiak walang laman, bantayanan agad ang mga dingding taas hanggang sa ilalim. Dahil nandyan nakaabang ang panganib mga ka-teach at medyo layo-layo pa yan talaga papunta sa target. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. At kailangan din bantayan ang mga sign na nagpapasunod sa ilalim. Ayan, para masundan talaga ang tamang daanan papunta sa deposito. Kahit man nakakuha kayo ng maliit na deposito or mga dust gold sa isang bato, hindi nangangahulugan yan mga ka-teach na yan na ang deposito sa mismong area mo or hukay mo. Meron at meron pa yan, nasa ilalim lang. Ayan ang totoo mga ka-teach. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ingat tayo mga ka-teach and God bless.